Noong ikaw ay magsimula sa college seminary, that was the first time na ikaw, Father Billy, ay mahiwalay kay Mama Glenn. Si Mama Glenn, palagi niyang namimiss si kaisa-isang anak niyang lalaki na si Billy. Kapag namimiss ka na niya, at alam niya, hindi naman araw ng pagbisita sa seminaryo, pero miss na miss ka na niya, ano ang ginagawa niya? Sumasakay siya sa tricycle. Mula dito sa Mapandan, bibiyahe siya hanggang sa college seminary sa Bunuan. At dahil hindi araw ng pagbisita, hindi siya makapasok. Kaya ano ang ginagawa niya? Diyan, tanungin niyo. Okay? Ano ang ginagawa niya? Sumisilip lang doon sa gate ng college seminary during recess time para lang masilayan ko ang aking anak na si Billy. Father Billy, pari ka. At alam mo na ang tawag sa pari ay Alter Christus. Another Christ. At alam mo na hindi ibig sabihin ng Alter Christus na nandun si Kristo at ang pari ay Kristo rin. Hindi. Alam mo yan. Ang pari sa kanyang pamumuhay, he is projecting Jesus Christ sa mga tao. Isinasabuhay niya si Kristo sa mga tao. He lives in the person of Jesus Christ. That is the meaning of Alter Christus. I have three brotherly reminders for you, Father Billy. The first point, in one of his homilies na ikwento po noon ni Archbishop Sok, na noong siya ay teenager, he was an avid fan of Bruce Lee. I was also an avid fan of Bruce Lee. At ang nakakabilib kay Bruce Lee ay hindi lang yung galing niya sa martial arts. Kung hindi nakakabilib din ang kanyang philosophy in life. For example, sabi ni Bruce Lee, showing off is the fool's idea of greatness. Sa baliw, ang pagmamayabang tungkol sa sarili, ang pinaniniwalaan niya na pagpapakita ng kadakilaan. Father Billy, kilala kita, seminarista kita for 8 years. Alam ko na hindi ka baliw. At alam ko rin na hindi ka mayabang. But nonetheless, let me remind you na ito ang isa sa mga dapat mong iwasan. Yung ipagyabang ang sarili. And this is a very big temptation for us priests, especially here in the Philippines. Kasi in the Philippines, the people adulate us. The people put us on a pedestal. Tinitingala ng mga tao ang pari. At kapag ang pari, napabayaan niya yan, akala niya siya nga ay nandun sa pedestal, nasa taas siya, ang taas ng tingin niya sa kanyang sarili, at yun na sisimulan na niyang magmayabang tungkol sa kanyang sarili. I have met several people who got into severe depression. Bakit? Dahil hindi nila ma-maintain ang kanilang kayabangan. Kahit sino sa inyo na mga tao, wala tayong maipagyayabang sa ating sarili. Because everything is grace, gracia ng Diyos. If you boast,
only in the Lord Jesus Christ. Second point, Father Billy, pag-usapan natin ang demonyo. Father Billy, kapag ang demonyo hindi kanya dinidisturbo, matakot ka na. Kasi ang ibig sabihin niyan, kaya ang demonyo hindi kanya dinidisturbo dahil masama ang iyong ginagawa, mali ang iyong ginagawa, at gustong-gusto ng demonyo na ipagpatuloy mo ang iyong masama at maling ginagawa. Kaya hindi ka na niya dinidisturbo. Ipagpatuloy mo yan. On the other hand, Father Billy, kapag ginugulo ka ng demonyo, ang ibig sabihin niyan, tama ang iyong ginagawa. Mabuti ang iyong ginagawa. At kaya ka ginugulo ng demonyo dahil ayaw niya yung tama, yung kabutihan na yung ginagawa. Gusto niya ihinto mo yan at palitan mo ng masamang gawain. But of course, kailangan para maipagpatuloy mo yung mabuti at tamang gawain mo, kapit ka kay Kristo. Prayer is the only key. Pag-usapan naman natin ang ina ng lahat ng kaparian, si Blessed Virgin Mary. Gaano man katindi ang pagmamahal ni Mama Glenn sa'yo, mas matindi pa rin ang pagmamahal ni Mama Mary sa'yo. Ikaw na pari na anak niya. Father Billy, 8 years ka sa seminaryo, marami kang pinagdaanan na pagsubok, katulad ng bawat isa sa amin na mga pari, ang dami namin pinagdaanan na pagsubok sa seminary. Pero, bakit ka naging pari? Dahil hindi ka bumitaw sa paghingi ng dasal kay Mama Mary. At siya na ina, hindi niya tinalikuran ang dasal ng kanyang anak. Katong atatong tan agagik ira, kurwen kod si kayong amin, ya idasal yu kamiran papariyo, ya singasay panagdasal ni Mert, at si kayo. Ya kumon, at magmalyo kamin masanto, jad say panaglingkor mi, at si kayo. Lapod say inkapari mi, at aliwan parad si kami, para Diyos iya, tan parad si kayo, ya inararon simbaan to. Katon amin irayan grasya, at lapod panangaro, tan panangasi na Diyos, at si katayo. Ad maiorem Dei Gloria. Dapat, bawat isa sa atin dito, ipangako natin kay Father Billy, in front of the altar, kung hindi pa man natin nasimulan o ipagpatuloy natin na ipagdasal si Father Billy. Nang sa ganun, mananatili siyang banal na pari.